Bakit? Kinuha yung tinatawag na buhay ng dapat sana ng Diyos lamang. Natatandaan niyo si Cain at Abel? Patay na si patay na si Abel eh. Sumisilaw pa yung kanyang dugo. Genesis chapter 4, verse 10 to 11. Hindi po ang pagkakasabi ko dito. Genesis chapter 4, verse 10 to 11. At sinabi niya, anong yung ginawa? Sabi ng Diyos kay Cain, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaling sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagpuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Buhay kasi yun. Yung dugo eh. Kaya sisingilin ng Diyos yun. Kaya huwag kang kapatay. Sabi. O, bawal na bawal yun sa kautusan ng ating Diyos. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit yung tinatawag na pagpapakatiwakay ay ano, nami yan eh, na-stress. Diba? Napansin nyo? Na-stress, na-depress, lahat ang doon, sunod-sunod na yan. Kaya umabot sa suicide. Ang pagpapatiwakay kadalasang ginagawa dahil sa kawalan ng pag-asa at hindi matanggap ng sitwasyon na dinaranas. Ang sanhi nito ay madalas na iuugnay sa mental disorder o sakit sa isipan na binalot ng stress, depression, bipolar disorder, pagkalulong sa alak o bisyo o droga. Diba, may sila daw nalilinig, may gumugulong, ayan, ganyan. Nauubusan ng pinatawag na pananampalataya. Paano mo alam ang pananampalataya? Saan nakaharap ng tao? Tinamaan na ng napakaraming stress sa kanyang isipan. Bagsak sa Matthew 11:28-29, ang sabi ng ating Panginoong Yesus siya mo, sabi, magsiparito sa aking kayong lahat na nagpapagal at nangabibigat ang lugha at kayo'y aking kapagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Papasok na sa salita ng Diyos. Mag-aral. Sapagkat ako'y maamo at mapagpumbabang puso at masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Diba, may kanta niya si Basil Valdez. And this is God's requirements of honey. Those who are meant to live in. Kasi yun, come to me and I will give you rest. But yun, Matthew 11:28-29, magsiparito kayo sa akin. Sabi, papagpapahingahin, sabi niya, yung isip na lahat iniisip mo na, hindi mo na kaya. Papasok mo yung salita ng Diyos para kang makapahinga. Ito yun, yung sinasabi niya noon. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Saan masusumpungan? Dito. Kaya kawawa, yung walang salita ng Diyos, paano kayo nabubuhay? Araw-araw, paano mo nilalabanan ang mga stress na yan na lumalabang sa bawat sa atin? Ang Espiritu ng Diyos ay nalangahan sa atin dahil tayo ay kanyang templo. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Tayo ang bahay ng Diyos dahil ang kanyang salita ay nasa mga mananampalataya na gaya natin. Kung tayo nga ang bahay ng Diyos, marapat lamang ng kapayapaan ay nasa ating puso. Kaya pag magsisimba tayo, makakalisin mo lahat. Yung mga stress na yan, yung mga kalalahanin na yan, papasukin muna natin salita ng Diyos para mapahinga yung tinatawag na isipan. Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mga balisa. Stress yan. Balisa. Lagi na lang gabi na hindi pa makatulog. Mag-aalas baso na. Hindi pa ako makalimot. Yan. Huwag kayong mga balisa sa anong bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at laing. Na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo. Ipakilala mo sa Diyos. Ang inyong mga kahilingan sa Diyos sasabihin lahat ng tinatawag na hinahin mo sa buhay, gusto mong mangyari sa future. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na dimasay ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip. Ano ba? Mag-iingat daw sa ating puso at sa inyong pag-iisip. Kasi ang nakapaloob nga, yung salita ng Diyos, hindi yung sangkot sa ating stress na magpapabigat sa ating buhay. Ang hirap gumalaw, ang hirap magtrabaho, lahat ang hirap. Philippians chapter 4 verse 8, Christian's character. Ito dapat yung inuugali ng isang Kristiyano na lumalakad sa buhay na ito. Ano-ano po yan?
Katapos-taposan mga kapatid na namang bagay na katotohanan. Kasi pag sinungaling na, nakaka-stress siya. Yung may mga sinungaling yung mga hindi nagsasabi ng totoo. Wala, ikaw, may nalaman sa mga asawa, may kapit. Kaya, na-stress siya. Di ba na? Alam mo, may tatago mo lagi, ha? Ano mang bagay na katotohanan, ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matuwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na mabuting ulat, kung may ano mang kagalingan, at kung may ano mang kapurihan, ay isipin. Ayun. Tapas mo sa isip mo, yung mga bagay na binagin mo. Ninyo ang mga bagay na ito. Huwag mong iisipin yung napakarami mong iniisip, hindi mo kakayanin. Bibigay ang iyong brain, heart, lahat na. Mamamatay ka sa madaling salita. Yun yung iisipin, yung ipapasok. Tinatawag ng isipan. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, sabi ni Pablo. At ang Diyos ng kapayapaan, sa inyo. No? Nasa puso natin, sa isip. Alin, yung mga bagay na yun, mai-stress ka pa ba? Baka sa iyo, ang sarap naman gumising sa umaga. Kahit madaming nakakainis, yan talaga. Nandito tayo sa room na pulong-pulong ng mga hindi ka ibig-ibig na tao. Mga tipong gabi na ayaw ka tumigil ng kabibidyo, may nakakainis yan. No? Pasok pa ako, ano pa lang unang, ganon, nakaka-stress yan. Mga kapitbahay ng mga mag-iingay, nakaka-stress yan. Walang mga pakundangan, gabi na. Mas magpatugtog o kinalaman sa mga kagawan sa parking, nakaka-stress yan. Kaya pag aanoyin mo lahat, wala mangyayari, mapapaano ka. At mawawala ka sa tinatawag na pananampalataya. Yun, stress-free. Oh, victory in Jesus. May akalit din natin. Yun i-release mo. Kaya sinasabi niyo sa banal na kasulatan, magsipahin po kayo sa akin at kayo yung aking kapagpapainay. Ito yung nakawala sa tao, ito yung inisip niyo. Ito. Ngayon, iba ito naman ganun. Nasa kanila na may pananampalataya, may salita na nga ng Diyos nang hinapa. Eh, hindi nag-aaral. Hindi sinasapuso. Dead ba lang, narinig, okay, labas, narinig, labas. Hindi niya yung sinasapuso. Hindi i-efekto. Okay. Sana sa mga bagay na kinalakay natin sa umagang ito ay nag-iwan sa atin ng isang magandang halimbawa. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tinitong muna natin yung tungkol yung ito kay Pablo, makaka-stress eh. Yung problema eh. So, itong mga bagay na ito sana na magbigay pangunawa sa bawat isa sa atin, katalimuhan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magagampan natin lahat sa pamamagitan ng atin pananampalataya. Pasamadala po natin ito, ang mga bagay.